ayan, may panibago na naman na nagpapatulong sa atin na maibenta yung kanyang sasakyan. And ito pang pamilya to. Kaya sa mga naghahanap ng mga pampamilya na sasakyan, silipin nyo to, panoorin nyo itong video na to. Malay nyo, magustuhan nyo ito. At magustuhan nyo rin yung presyo ng sasakyan. Okay? So, silipin natin. Samahan nyo ako. By the way, this is Nissan Urvan Escapade. This is 2013 model. So, okay pa naman siya. Di pa naman siya sobrang tanda. I think, nasa ilang taon na? 9 years. 9 years old na yung sasakyan. Okay? So, okay pa naman ang takbo niya. Actually, nag-drive ko rin siya. Very smooth pa naman siya ipatakbo. Malambot yung manibela niya. Ang handling niya, ang ganda. Ang ganda din ng shifting niya. Napaka-smooth din niya shift. At syempre, napakalambot ng kanyang clutch. As in, sobrang lambot. Brake is very responsive and ang ganda pa rin naman ang hataw. So, sa hataw, maganda kasi malaki yung makina niya eh. Diesel engine siya, 2.7 ang engine size niya. Kaya definitely, talagang bibigyan ka ng magandang takbo, magandang hataw, and talagang magandang power ng sasakyan. So, ito, hindi naman siya ginamit sa pangbiyahe, hindi naman ginamit sa pang UV Express, family service lang din. Kaya makikita nyo, naka-green plate din po siya. Malinis din yung kanyang exterior. So yun nga lang, ito meron akong hindi gusto. Ito, napakita ko to sa aking vlog. This one, itong rubber na to. Pero wag na natin tatanggalin kasi hindi naman ito sa atin. And if ever lang na magustuhan nyo ito, I advise tanggalin natin tong rubber na to. Ano? So exterior niya, ayan, wala naman siyang mga gasgas. Wala naman siyang mga bangga, wala naman dents. Ang tires niya okay pa naman, so I think mas makapal yung sa harap. Tingnan mo. Or halos same lang, ano? Same lang. So, ay, same lang. Siguro mga ano to. Siguro mga 60% to 70%. No. Then dito sa likod niya, yan, buo naman ang headlight niya, may konting crack lang, pero hindi naman siya pinasok ng tubig. Wala naman bangga. Ito nga, tingnan yung conduction sticker niya. Yung conduction sticker niya, usually kapag mga 7 years, 8 years, burado na to eh. Pero tingnan mo, ano pa? Dito yung tone. Oo, ang ganda pa ng pag-print. At syempre, naka-magic tint siya. Tingnan mo, magic tint. Hindi mo masyado makita yung loob, pero kapag nasa loob ka, maliwanag kapag nasa labas. Okay? Defogger. Ah, may defogger na rin siya. Mamaya na natin ipakita ang interior. Okay, so dito, saan, wala naman siya. Ito, sticker na lang to eh. Yan. May gasgas siya. So, kailangan lang din linisan yung sasakyan. Pero, overall siguro, kung i-rate natin ang exterior niya, mga, para sa akin siguro mga 70% pa ang kaganda niya sa exterior. Yung remaining 30% siguro sa mga wear and tear, normal wear and tear, scratches, kailangan ng detailing. So, yun. Tires niya, lahat naman okay. Ang pangilalim niya, okay pa naman. Ito, working naman properly. May iba kasi nito, ang mga pinto nito, ano na eh. Medyo bagsak na. Ito, okay naman siya. Ang iba, ito, nasisira na, pero okay naman siya. Ito, hindi naman siya bagsak. Ito kasi, isa to sa palatandaan kapag sabi nila, gamit na gamit daw yung sasakyan. Pero totoo nga naman, kahit yung pintor namin nagsabi, kapag gamit-gamit na yung sasakyan, may kita mo ito, bagsak na yung pinto. Yung tipong pagsara mo, minsan kailangan, parang umaangat pa yung pinto, bagsak na. Pero ito hindi, lapat na lapat siya. Okay. Naka-rain visor na rin siya. And okay naman ang front niya. So far,
exterior presentation, okay naman po. Wala naman ako nakikita ang problema sa exterior. Kailangan natin syempre ng detailing. Okay? Interior. Tara, tara. Sa interior niya, ang design niya medyo old na talaga. Usually mga ganito, tingnan mo, mga old na talaga siya. Ang parang presentation niya, 'di ba? Mantel. Oh. Mantel. Parang lamesa. Tapos ito naka-manual windows. So, ito yung kasi ang ano eh, yung parang ipang first generation yata to ng Urvan, tapos ngayon naging NV350 na Nissan Urvan NV350. So parang ito yung first generation yata. I'm not that sure. Pero baka mayroon dyan na escapade owner. Comment na lang po para may idea ang customers natin. So ito, lahat naman working properly. Pero hindi na siya naka-central lock kasi mayroon dun pinipindot for central lock. Hindi na siya gumagana. Ito, syempre, wala naman po siyang, wala siyang airbag. So basic na basic commercial vehicle. Usually ang purpose talaga nito, karamihan nun mga UV Express. Nung college ako, ganito yung mga UV Express. Wala pa yung mga high ace, ano? Wala pa yan, NV350. Ganito talaga. So yan, ang ilalim niya, oh, medyo kailangan din talaga linisan. But again, sa mga ganitong klaseng dumi, basic na lang po yan sa atin, okay? Alam niyo naman, before tayo nag-release, talagang nililinis po natin ang sasakyan. So dito, ang maganda dito, very spacious siya, napaka-comfortable. Tingnan niyo naman, no? Ang taas ng headroom niya, tapos ito, ang lawak. So very comfortable talagang. Tapos ang maganda dito kasi ang laki ng ano niya, ang laki ng windshield niya. Parang kitang-kita mo yung kalsada. Ah, di ba? Tapos ang design ng dashboard, yan, yung mga old school pa talaga siya. Ang daming mga kanto-kanto. Parang yung mga ano, mga box type na sasakyan. Ganyan talaga siya. Ah, di ba? Ang steering wheel niya, naka-power steering na rin po siya pero wala po siyang airbag. Okay. Control ng aircon, so old school na rin po siya. But still, functional naman po yan. Even ang stereo functional. Ang aircon, malamig po ang aircon niya. May mga USB port na rin siya, auxiliary port. All in all. Ito pala, ito, nahirapan din kasi ako nito noon. Pag nag-open ka nito, hindi mo basta-basta mahahatak yung susi niya. Sa lahat ng mga old school na sasakyan yata, or mga diesel na sasakyan, or malalaki na sasakyan, every time na may ganito, pag hatak ka, kailangan mo to i-push itong button na to para mahatak mo yung susi. Ito may black button dito. Kita ba? Yan. Para mahatak mo siya, ipupush mo siya. Yan. Kasi kung hindi mo ipupush, hindi siya mahatak. Okay? So, that's it. Dito tayo sa... Yan. Ito naman... Ito yung back niya. Ilang seaters ba to? Sabihin natin mga apat dun sa likod. Apat, tatlo, pito, tatlo, sampu, mga tatlo dyan. Mga 13 to 14 seaters po ito. Pero kung ima-maximize natin, kaya pa naman dagdagan yung mga 13 to 14 seaters. Aircon control, andyan na rin po siya. Naka-dual aircon din po. So, ito yung mga old. Kaya... parang hanggang kapag doon ka sa likod, hindi na masyado yung lamig. Ang style no, ng mga UV Express, nilalagyan nila ng isa pa dito. Na parang ganito. But anyway, ito naman, makikita nyo ang design niya. Hindi naman siya mga pang UV Express. Kaya kung makikita nyo yung upuan niya, hindi siya yung mga ano. Usually ang mga UV Express nito, ito yung talagang pinapasikip pa siya ng pinapasikip. Mga ilan to? Apat na rows yata to. Tapos hindi ganito yung upuan. Usually sa UV Express, ito yung mga pantay lang dito. So ito hindi, kasi family use din naman itong sasakyan. Kaya syempre, mas comfortable yung upuan nila. Okay? So sa mattings niya, although hindi na ito yung original, yan pa naman, oh, wala pa naman siya mga bulok. May mga konting kalawang, but syempre, basic na lang din po yan. Wala na tayo dyan, ano, problema. Okay? Diba?
Kaya definitely kailangan talaga nito ng interior detailing kasi medyo ang amoy niya, yung parang amoy ng pag sumasakay ko sa mga old na sasakyan tapos nakaganito siya. Ganun yung amoy niya. Parang maamput. Hindi naman sa di man sa maamput. Parang ano ba? Yun na, maamput. Anyway, yun na yun. So, if ever interested kayo dito sa sasakyan na to, punta na lang po kayo dito sa office or visit po kayo sa garahe or tawag po kayo sa aming official number. So, pwede nyo po ito i-test drive. So, ang asking price nito ng owner is 450,000. So, sabi niya, price is still negotiable pa naman. Bahala na po tayo mag-usap-usap pag if ever interested kayo. And open din naman po ito for financing. Kami na po ang magpa-process ng financing once nakapag-close deal na kayo sa owner nitong sasakyan ito. Okay? So, that's it. Ano pa ba? Okay? Thank you very much and peace.